Okay, so what is up guys? It's malapit na mag 8 AM, no? Malapit na mag weekly candle close. And then ngayon, pasok muna tayo sa short term, no? So kung mapapansin nyo, kanina nagising tayo, in-update ko yung mga nasa group na nag-form nga ng potential, tawag dito, inverted head and shoulders si Bitcoin dito sa point na to, no? Wherein dito tayo nag-short, nakita natin nag-dump. Unti-unti niya sinusubukan mag-recover. And then, pagdating dito sa point na to, sa ating rising wedge is ito. Ano dito? Ayan. Yung point na yan is na-reject siya. No? So, ginapang niya, ginapang. Kasi, once na gumagapang yan, eh, hindi yun magandang sign. Kumbaga, kailangan para healthy is ganyan. May mga swing-swing na nagaganap, di ba? So, ayun. Gumapang siya. Sinubukan niya pataas. And then boom, dito sa ating ano recent support ng rising wedge is na-reject ulit siya, no? And then kung titingnan natin sa 1 hour time frame, guys, ito nga is na-reject ng EMA 50, which is confluent around dito sa area ng ating yellow descending support, no? Yellow descending triangle support, ayan, 'di ba? So ayan 'yon, ilang beses na niya ni-retest at ilang beses na siya na-reject, no? So, that being said, since nagkaroon tayo ng candle close under the this blue inverted head and shoulders, para sa akin is ano na yan. Kumbaga, invalidated na, no? So, might as well, alisin na lang natin. So, ayan. So, possible nga ba na mag-play out na si bearish flag or si, tawag dito, itong si descending triangle, di ba? Possible kasi yan ang maging triggering point niya, di ba? So, kung pupunta tayo sa EMA rebounds dito sa 1 hour time frame, boom. Ayan ah, ngayon ko lang to chinek, no? So, ayan. Ano ulit siya, guys, no? Rejected ulit siya. So, possible pa naman niyang itapuan ulit tong area na to. Itong area ng blue. Since kaka-break lang, so possible retest pa rin yan. Diba? Ayan sa 4 hours, yan. Still failing with a huge wick, no? Still failing with a huge wick. No? And then sa daily, ayan, doji candle. With, pero mas malaki yung wick sa taas, it means a rejection in the price, no? So, kung pupunta naman tayo sa weekly, guys, ito na yung ating, ano, matagal lang inaabangan, no? Yung candle close niya, which is 35 minutes away na lang. Pero duda na ako na makaka close to dito, no? Hindi ko naman sinabi sure, pero duda ako na magko-close yan dyan sa taas niyan. Diba? And then, yun nga, ayun, nakita nyo ba, medyo bumababa-baba siya. And then, ano ba yun? Yung ating, since May pa na sinasabi, yan, dito na nasa ating long-term chart. Kita nyo ba to guys? Yung, itong pattern na to. So, since May, sinabi na natin yan, nasa YouTube channel natin yan, no? So, kaka-forward ko lang din yan dito sa Telegram group. No, so kung hindi pa kayo kasali, please feel free to join our channel and our group, no? Ayan, dalawang 'yan. So 'yan. So 'yan, diyan ako nagse-send ng ano, quick updates kasi mahirap nga mag-ano, mag-video ng mag-video every update, no? So 'yan, mas mabilis kasi diyan sa Telegram. So might as well join na kayo diyan and mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel, guys, no? So 'yan. 'Yan, no, 'di ba? Nire-retest niya na nga ngayon yung ating ito. So possible retest niya rin yung EMA 20. So possible 'yan, hindi naman 'yan imposible. Since kaka-break niya lang ulit doon, pababa, 'di ba? Point tas retest. Pwede 'yan, possible pa rin, no? And then kung atin titingnan yung ating daily time frame, no? Malapit na yung ating EMA 100 at EMA 200 bearish cross. Siguro around Friday 'yan, basta siguro this week, no? Possible yan mangyari. So, we expect to see something big happening. No, kasi ang tagal niyang downtrend consolidation. Ito yan, downtrend consolidation. Kasi di ba, pababa siya, hindi siya gumagawa ng higher high and higher lows. So, yan, downtrend consolidation ang tawag ko dyan. Hindi ko lang kung anong tawag niyo, no? Tapos, ano pa ba? Yung short position natin kahapon, still in profits naman, no? So, hindi ako nag-trail stop kasi kung nag-trail stop ako, malamang pag-gising ko kanina is ano na yan, nag-close na, no? So, bakit ko sinabi yung downtrend consolidation? Kasi kung uptrend consolidation yun, siguro ganyan yung itsura niya. Sana.
Kaso ang lumabas niya is ganito. Yan, di ba? Lumaro siya dyan sa pattern na yan. Descending triangle, di ba? Eh, what if bearish pennant pala to, guys? Di, ito yung kanyang pole. Bawa, bearish pennant siya. Tapos, hihilahin ko ito sa possible breakdown point. Uy. Di ba? Ang lalim. 4.5K. Pero, I doubt na mahihit yung target na yan kasi siguro around 25 to 20k area marami ng ano, institutional money na papasok kay Bitcoin. No? So, yan. Tingnan natin kung hanggang saan makakarating yung ating mga analysis. No? Pinakamalala na dyan siguro will be 16k para sa akin. 16k ito. Pinakamalala na to para sa akin. Yung average na crossing ng EMA 100, EMA 200. Diba? Kung napapansin nyo, nag-align sila itong ascending triangle, itong pattern na to, yung EMA 100 at EMA 200. Diba? So, ito pa, may head and shoulders pang malaki. Yung ano yan, sa weekly, maliit lang yan. Tingnan natin sa weekly, ah. Diba? Normal lang siya sa weekly. No? Hindi pala kita. Ayan. So, normal, diba? So, yan. Kung napapansin nyo, guys, dito sa ating bull run, sa weekly time frame, is never tayong bumaba dito sa EMA 20 at never rin tayong bumaba sa EMA 50. So ngayon, if pakita natin yung mag-close under dyan, eh possible tayo talagang malaglag ng tuloy-tuloy. No? So possibility pa lang, no? So tingnan natin kung anong gagawing actions ni Bitcoin. So yun lang. Sana is itong mga in-upload ko na videos ay gawin nyo lamang mga gabay, no? Kumbaga, gawin lamang natin sila mga between upang tayo ay magkaroon ng ano, direksyon, no? Para lang may idea tayo kung anong pang posibleng mangyari. No, huwag tayong mag-trade dahil lang nag-upload ako ng ganitong video. And then, yeah. As always, seek your profits and protect your capital. It's a Monday. Wait for 8 a.m. This will be something big, no? So, yun lang, guys. Let's go.